acknowledging the presence of Congressman Roman T. Romulo, District Representative of Pasig City. Social distance and health protocols. Good morning, everyone. In behalf of DPWH Metro Manila First, I would like to welcome all of you on today's event, the inauguration of two-story building, North and South Wing DPWH M1 Deo, Barangay Rosario, Pasig City. I know you are very excited, so let me first guide you to the program proper. For the first part, we have the welcome remarks, followed by special messages and of our dignitary guests. Lastly, we have the ribbon cutting and blessings. So before we formally begin, I would like to invite here the Chief of Administrative Section, Attorney Erwin A. Paat, to give us a welcome remark. Let us all give him a round of applause. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Yung mga iba, baka pwede pong maupo dito, lalo po yung mga district engineers natin na nandito ngayon and yung mga division chiefs natin. Again, to our fellow employees, magandang umaga po. To our dignified guest of honors, the Honorable Congressman Roman T. Romulo. Magandang umaga po, sir. The Honorable Mayor Vico Maria Reyes Vico Soto. Our distinguished guest from the Commission on Audit, Attorney Reynaldo Garang. We also have Auditor Joanna Manican, our resident auditor. Good morning. To our dignitaries from the DPWH, headed by our Undersecretary for Regional Operations in NCR, USEC Maximo Carvajal. Our regional director, Nomar Abel P. Canlas. To our own parking in their own garden. So napakaswerte po nila. Yung second floor po natin will be used by our resident auditor who just assumed office last month. Naiiya naman po kami nabigyan ng lumang opisina yung bagong auditor natin. At saka para dalas-dalasan po ni Attorney Ray ang pagdalaw sa amin. Anyway, hindi ko na po papatagalin ito. But I would like to take this opportunity to thank, of course, our guests from DPWH on behalf of Metro Manila First District Engineering Office, headed by our District Engineer, D. Medel F. Chua. Maraming salamat po sa inyo. And to our, kukunin ko rin po yung opportunity na ito to thank and express our gratitude sa ating congressman po, si Congressman Roman, and si Mayor Vigo for their continuous support po sa DPWH and all its projects. So maraming salamat po sa inyo, sir. So muli po, magandang umaga and welcome everyone to the inauguration of the
construction renovation of two-story building north and south wing DPWH Metro Manila First District Engineering Office Barangay Rosario Pasig 15. Morning po sa ating lahat. Thank you so much, Attorney Erwin, for that welcome remarks. Ayan. So before we formally begin, let me give you the project briefer. As a project background, the DPWH headed by Secretary Roger Mercado through Regional Director Nomer Abel Canlas, National Capital Region and District Engineer Medel Chua of Metro Manila First District Engineering Office completed the construction and for an opening message from our City Mayor of Pasig, Honorable Victor Maritera. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning po. Ako daw po magbibigay ng welcome remarks niya. Welcome to DPWH, Metro Manila First. Parang baliktad, ano? Pero seriously speaking, maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin ni Kong Roman dito. Ngayong umaga, hindi ko na po babatiin ng mga panauhin natin ng isa-isa. Please allow me to dispense with the formalities and congratulate all of you. Congratulations po dito sa ating bagong building, sa ating bagong opisina, sa lahat ng mga kawani ng DPWH Metro Manila First District. Congratulations po sa inyo. At sasamantalahin ko na rin po yung pagkakataon na magpasalamat sa inyo. Sa inyong kasipagan at kahusayan sa trabaho ninyo na napakarami po ninyong Pasigenyo na natutulungan. Ang dami pong napagawa sa maiksing panahon. Alam naman natin na dahil sa pandemya, marami talagang proyekto, maraming programa na naantala. Pero kahit sa gitna ng pandemya, meron pa rin na-inaugurate, meron pa rin natapos na school buildings, meron pa rin natapos na mga kalsada, multi-purpose hall at marami pang iba. Kaya congratulations and maraming salamat po sa inyo. God bless, magandang umaga po. Mayor dito. Taus-puso kami nagpapasalamat sa pagbisita ninyo dito sa aming opisina. Ayan. To give us special message, may we call on USEC Maximo L. Carvajal, DPWH Undersecretary for Regional Operations in NCR, Region 4B and Visayas. Let us all do it. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga panahoy, pandangal. Maraming po sa babanggit na inyong mga pangalan. Sa totoo lang po, di ko alam na meron palang inauguration. Pero nagulat ako kasi ang balita ko nga dati talaga parang squatter lang kayo dito. Ngayon, ang ganda na namang mga buildings ninyo. No? Sa tagal ng aking pinag-stay din sa DPWH, nung una akong pumasok sa DPWH sa opisina namin, sa may Intramuros, dating garrison ng mga Amerikano. So, wala kaming aircon, talagang napakainit. Ngayon, ang ganda na, ang layo na talaga ang inabot ng departamento at yan ay sa tulong ng ating mga kawani at opisyal, lalong-lalo na ang mga opisyal ng local government at ang congress natin. Kasi sila yung tumutulong sa atin na makakuha ng pondo para sa ating mga project. So maraming pong salamat at congratulations sa mga kawani ng Metro Manila First District Engineering Office. Thank you, Yusef Carvajal. Okay, now may we call on our newly appointed NCR Regional Director, Nomer Abel P. Canlas, to give us special message. Let us all give him a round of applause. Good morning po. Magandang umaga. Okay, napakasayang po natin dahil today we will be blessing, no? Ma-witness yung blessing ng bagong building natin. Na alam naman natin na through the initiatives of our local executives in the person of Congressman Romulo, palakpakan po natin. Saka siyempre, ang ating po Mayor Bingo, sir. Dito nakita natin yung collaboration ng dalawang departments, ang DPWH at ang Congress, no, on how they collaborate to make a very significant result just like this one, no? It's very obvious na nakikita natin dito na paano kagaling ang ating district engineer na mag-manage sa or makikita own home. Kasi
mas marami po yung time na ginugugol natin dito kaysa sa kanya-kanya nating bahay. Treat it as it is our own home. Huwag po natin pabayan. I-maintain po natin. Magandang umaga! Salamat po! Thank you for the inspiring message, Arjan Lam. And now, from the Commission on Audit, may I call on Attorney Reynaldo C. Darang, the Supervising Auditor, Audit Group B, DPWH2, to give us a special message. Good morning, everyone. Mayor Vico Soto, Congressman Romulo, Yosek Carbajal, NCR Director Canlas, of course, yung district engineer natin. First of all, I would like to thank the DPWH, particularly yung Metro Manila 1 District Office, through Engineer Choa to providing us yung COA ng magandang opisina, a friendly working environment office, and we are all happy about this. This will give our auditors a convenient place to fulfill its mandate to audit, examine financial transactions of the districts. We always thought we need a better location to perform our governmental functions. Kasi last year yata, binaha dito yung itong district at saka yung opisina ng COA ay was flooded. So pati yung mga records and documents nabasa. Kaya itong two-story building will give medyo mataas siya, second floor, makakatulong to sa amin ano, in the performance of our function, which is also the custodian of all government documents. So with this, I hope our auditors will perform better. Congratulations and thank you. Thank you for that message, Attorney Darang. And of course, the audit team leader, the State Auditor 3, Joanna A. Manikan, to give us a special message. Let us all give him a round of applause. To our guests, good morning. Hindi ko na po isa-isayin yung ninyo. Pasensya na po. And syempre sa ating lahat, good morning. I have a prepared speech, pero I will prepare na magsalita na lang kung ano man yung naiisip ko. Kasi kanina nakita ko, iba yung environment eh. Parang ang saya-saya ba? Kasi sa totoo lang, ang request ko sana kay DEB4, nung in-offer niyo yung office, sabi ko, simpleng blessing lang. So, salamat ni E sa simpleng blessing na ibinigay mo na to. Diba? So, nagkamali pala kami ng, kumbaga parang nagkamali pala ako ng definition ng simpleng blessing. So, anyway, salamat po sa lahat sa support at sa time and effort na ibinigay niyo today sa amin. And we are looking forward to work with all of you. So, any one of you is welcome po sa office namin if meron po kayong kailangan or meron po kaming maitutulong sa inyo. So, salamat po on behalf of the Commission on Audit. Thank you. Thank you, Auditor Manika. And finally, to give us a special message, may we call on the Honorable Roman T. Romulo, Union Representative of Pasig City. Magandang umaga po sa ating lahat. Actually, Ma'am Joanna, totoo po yan, simple lang po talaga dito ang blessing lagi. Hindi po ito yung first time na naka-attend po ako ng blessing sa DPWH. Pero hindi ko po alam kung dahil nandito si Mayor Vico, dahil kay D. Medel, kaya napakaraming tao. Dati po, nag-ano rin po kami dito eh. Nag-inaugurate po kami, Ma'am Joanna, dito, isang building dito. Sa totoo po, baka wala pa kaming sampu eh. Na tao na nandun sa ano na yun eh. Talagang yun siguro yung simple. Pero ngayon po, nakita po natin na talagang in full force po nandito. At siguro, sabihin ko na rin po yung sinabi kanina ni Mayor Vico. No? Ang totoo po niya, napakahalaga ng role na plinay po ng DPWH, lalo na itong pandemya. Alam niyo po, meron kayong tinapos sa amin na road sa nagpayong pinagbuhatan sa Kenneth Road po.
Alam po ninyo, dekada na po hindi ginagawa yun. More than 1 kilometer po yun. Natapos po ninyo. Supervising Auditor, si Regional Director NCR, DIR Nomer Abel Canlas, at si Yusek Carbajal. Dapat tapos na, ba di mo pa? Okay na, Ronaldo. Ano 'yan? 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 Ano 'yan?
Ay, sarado. Ano yun? Ano kasi ano? Ano mag-bless ka, di ba papasok? Oh. Ito yung bodega. Bodega nila. What is that?